talagang as in sobrang ganda. Ay, boga to, parang kastilyo. Gusto mo? Ay, may ililibing dyan, sir? May ililibing? Hindi mapapakita. Ay, oo nga. Ilang gano kalalim? May bato sa ano pala, no? Ayun na yun. Ayun, oo. Ang sweet. Akala ko, jogging lang ang pwedeng gawin sa sementeryo. Pwede din pala maghalikan sa sementeryo. So, ito. Ayun. May kasama siya, guys, eh. Ay, may baby. Si Master Gala, ang isang gumagala sa mga sementeryo. Hi ka Master! Welcome back po uli sa ating YouTube channel. Ito na naman si Master Gala. Ayan, kasama natin si Master Red, ang ating motor na katas ng YouTube dahil po sa inyo walang sawang pagsusuporta. Ngayon nandito na naman tayo sa sementeryo. Dalawang sikat! Oh my gosh! Nagsunod-sunod na ang mga sikat na pupuntahan natin. Nung mga nakaraan, napuntahan natin yung puntod nila Julie Vega. Hindi raw maipaliwanag, kumbaga parang bigla na lang doon nagkasakit. So ito na. Ang nasa likod ko ay ang puntod ng sikat na si Julie Vega ng mga iba pang mga artista. Syempre, salamat sa mga sumuporta, nanood nun. Nandito tayo ngayon sa Our Lady of Peace Private Cemetery dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito ay sakop ng Barangay Muzon. Oo. Grabe nyo, nakikita nyo sa likod ko ay hindi mga bahay ng buhay, kundi ng mga patay na mga bongga. Tignan nyo guys, oh. Hmm? Talagang ito, oh. Alam mo, mga kamaster, kung sakaling matapos na ng maaga-aga yung aking hinuhulugang lupa, ganitong kalaki, okay na sa akin to. Kahit nga ganitong style, eh. Pero ako ang titira, syempre buhay ako, eh. Hindi po patay. Pero yan, talagang as in, sobrang ganda ng mga musileyo dito. Grabe. So bago po natin puntahan ang dalawang sikat, ay iikutin muna natin ito, itong buong sementeryong ito, para po ma-enjoy nyo din ang mga buong video na ito. Eh, sana tapusin nyo. Pero bago ang lahat, mamaya ko nasasabihin kung sinong sikat. Yan, sa mga request na mga gusto nyo ng mga shoutout, ito na. Lagay muna natin dyan si Asel, oo, the dog, shoutout sa iyo. Kay Carmela Anisal, kay Kian Velasco, kay OPM Music, kay Rodrigo Mamangon. Yan, thank you po sa inyong walang sawang suporta. Kay Ann Pidlaonan, bagong subscribers natin, subscriber, thank you. Yan, kay Shirley Maxwell, kay Maria Storm, kay Bambi Vitrio, Randy Lorete, at saka po kay Ana May Morados. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa atin at panonood sa atin. Siyempre, special shoutout dyan ang aking friend na si Ate Che sa Davao. Magkita po tayo sa susunod. I mean, makikita tayo. Abangan mo mga, aabangan nyo dyan. Namimiss ko na kayo. Yan, si Mang Veronica Sulit. Thank you sa inyong walang sawang suporta. At alam ko hinihintay nyo ako dyan sa Davao. Babalik po tayo ng Davao. So, idagdag pa natin. Yan, si Aki Madeha, si Cher Pencil the Artist, at saka si Fanny Halo Halo. Kay Joker PH yan, madalas na nanonood sa atin. At syempre, komenta lang kayo sa mga shoutout mga kamaster kasi hindi natin maiisa-isa, sobrang dami talaga. Salamat din po sa mga nanonood ng ating vlog sa Morgue, Interview with the Embalmer. At talagang solid talaga kayo. At sa mga OFW, especially thank you din po kay Mary Grace Bangsil, oo, ng California. Maraming salamat po sa inyo. A few moments later. Tingnan muna natin dito sa part na to. Medyo creepy sa part na to. Tapos ito yung kinakargahan ng mga buto ng tao, guys. Ayan. Ito yung tinatawag na parang crate. Oo, dyan hinihila yung mga hinukay na mga ano, buto ng patay, parang ganun, something like that. Tapos ito, tong isang musileyo na ito,
Napapansin ko. Talagang ang bongga, oh. May sa aircon pa, tapos hindi mo siya maiisip talagang mo si Leo. Hindi na rin bago sa atin, pero che-check natin. Ay, nakapano yung loob, oh. Dito tayo sa harap, guys. Sana po kung bago ka lang sa YouTube channel natin, ay sana mag-subscribe ka na. Kasi maraming iba dyan, lagi lang nanonood, hindi rin sila nakakapag-subscribe. Madali lang po gumawa ng Gmail, mga ka-master. Be-verify nyo na siya sa phone number nyo para po makapag-comment kayo, makapag-subscribe. Eh, tingnan nyo. Ika lang, wait. Hello po. Ayan, ang ganda, grabe. Ang bongga po, ano? Mula itaas, mula ceiling, oh. Bahay na po talaga, as in, ako masasabi ko, pinagawa nila ito, hindi siya sinadya na as design ng pampatay, kundi pambahay talaga. Ito, papapakita ko pa sa inyo, guys. Ito. Wow! Napakabongga. Maraming nag-jogging dito. Comment below, nakapag-jogging ka na ba sa cementerio? Ayan, oh, grabe po, oh. Mga ka-master, oh. Hello po sa inyo. Yung mga nagdudunungan na talagang magagaling daw sila sa mga research ay hindi po ako karapat dapat na vlogger, char. Ito, oh. Grabe. At aminado naman tayo sa sarili natin na hindi tayo magaling. Pero marami nanonood, di ba? Nakakatuwa lang. Unexpected. Char. Ayan, oh. Ito pa isa. Ginagawa, oh. Glass. Ito, tignan nyo to. Ay, bongga talaga, oh. Ayan, oh. Parang bahay lang talaga din. Grabe. So mapapansin nyo, napakapayapa ng cementerio nito. Ay, boga to, oh, parang kastilyo. Hindi ko sure kung saan ditong part yung puntod ni Bello Flores, pero pagtanong natin kung sakali, punta naman tayo sa isa pang kontrabida na sikat na dito din mismo nakalibing sa cementerio ito. Si Madam Belia Flores. Walang bida kung walang kontrabida, kaya hanggang ngayon walang makaagaw ng trono ko. Hindi matutuwa. So sa mga nakakakilala, sa mga Gen Z na talagang hindi naman naabutan na rin yun. Ako totally hindi ko masyadong, bata pa ako nung naalala ko, eh, yung palabas, mga palabas ni Belia Flores, pero sikat siyang kontrabida na talagang siya sa showbiz. Pumanaw na ang patikang aktres na si Belia Flores o Remedios Papa Danzel sa totoong buhay. Primera kontrabida na si Belia Flores kaninang umaga. Lalagay ko na lang po yung mga ibang video niya kung para po magkaroon ng idea yung ibang hindi. Walang tao. Wala nang tao dito. Ako lang. Bakit parang may nagsaradong pinto? Yun ang madalas. Hindi madalas nagpapakita sa video yung mga multo na sinasabi nila. Pero yung naririnig. Talagang madalas. So, moving on. Tara na. Puntahan na natin yung puntod ni para wala nang mga daming echos pa. Ni Belia Flores. So wala tayong masyadong napagtanungan. Ito na. Here we are. Ito na ang puntod ng dating sikat na kontrabida. At alam ko naging komedyante din to, eh. Na si Belia Flores. Talagang ang pangalan niya pala talaga ay Medina P. Danzel. Oo. Makaranang halos at lumba pagkakaospital matapos na madulas at magkaproblema sa kanyang balakang kung saan siya inoperahan. Yan.
Namatay siya nung February 27, 1929. Tapos, ay hindi, sorry, pinanganak siya nung 1929 February. Ay, ka-birth month ko siya. Tapos May 19, 2013 siya pumanaw sa mundo ng showbiz. Simple lang, ito lang yung kanyang ano. So ilalagay ko dyan yung kanyang mga sikat na hindi. O yun na naman. May mga magko-comment na naman, dapat to inaalam ko. Mga ka-master, ang pagiging vlogger po, kahit ano po yan, nasa sa inyo po yan kung gusto ninyo na gawing technical yung vlog nyo, or simple lang, or ma-research. Kasi ako, talagang hindi ako magaling eh. Kayo na po ang magaling, char. Hindi ba? Kontrabida nga, oh. Hi po! Malandi ka! Nililibing dyan, sir? Nililibing? Akala ko nagtatanggal kayo ng ano? Bukas, nililibing. Bukas ililibing. Ako lang dyan, hindi mo papakita. Ay, oo nga. Ilang gano'ng kalalim? Ay, may bato. Patapos niya, Bax? 7 feet. Matagal-tagal. May bato sa ano pala, no? Kailangan yung bare na ano, para ano. Ang katumbas lang ng kayabangan mo sa lupa, 7 feet lang. Kung mayabang ka, may mga taong ganun kasi, kala mo kung sino, matataas ang tingin sa sarili, kala mo hindi mamamatay, kala mo... Merong ganun eh, no? Yung kala mo... Ako masasabi ko lang, kasi ako, hanggat maaari, ayoko nang katoksikan talaga. Lalong-lalo na sa YouTube channel ko, yung mga ibang nababasa kong comment, nakala mo napakagagaling na nila. Hindi kasi nawawala yun, at saka dagdag views din yung mga kamaster. Yung tipong kala mo kilalang-kilala na yung pagkatao mo, napapanood ka lang naman sa YouTube. Mga ka-master, ganito, ako, pumapatol talaga. Oo, pumapatol ako sa mga basher. De, charot lang. Minsan, hindi ako pumapatol, pero pagka trip kong ipin comment yung bash mo, bahala na yung mga subscribers na mag-reply sa mga... Kasi ako, hanggat maaari ako talaga ng gulo, pero kung kayo ang gusto ninyo ng gulo, edi pwede natin pagbigyan niya. Hindi, joke lang ka, master. Be humble lang, oo. Kasi kahit saan ka pa nakarating, kahit gano'n pa kaganda ang yung bahay, ang buhay mo, ang yaman mo, nasa iyo na lahat, 7 feet lang tayo mula sa lupa. Ayan. Ito pangkaraniwang typical yung kanilang musileyo. Ang next vlog po natin, mga ka-master, after nito ay yung kay Nida Blanca. Kaya lang, sa susunod na episode na po iyon. Kasi, alam niyo naman, ako kasi ang goal ng channel ko ay talagang imulat ang isipan ng iba. Lalo na yung ating mga minamahal na subscribers dyan. Na ang sementeryo talaga, hindi nyo dapat talagang kinatatakutan. Dahil, kundi ito ay dapat tanggapin natin sa isip natin, sa puso natin na may mga kanya-kanya lang tayong panahon sa buhay at hindi natin kailang matakot sa kamatayan, di ba? So, tignan nito. Ay, pwede kaya natin umakit sa taas. Naka-open lang naman. Huwag na nga. Ganda, no? Ito pa. Maraming nagsasabi, mabuti pa raw ang patay. Magaganda ang mga nakahimlay. Siyempre, natural. Alang ano bang... maglalagay sila dyan ng ano gusto mo, pangit ang tirahan mo pero maganda ang kalooban mo, char. I mean, ano gusto mo, maganda ang bahay mo pero wala ka namang buhay, or gusto mo kubo-kubo lang pero buhay ka. Let's enjoy life lang tayo, ka-master, kasi kahit kung ano man ang meron sa atin, kahit hindi man tayo mayayaman, pansamantala lang yung yaman na yan eh. Ang yaman sa mundo, hindi yan permanente.
Hello po sa inyo. Ay, bongga oh. Parang wala pang nakalibing pero hindi mo si Leo na sila. Pinaghahandaan ng kanilang kamatayan? Oh? Parang walang nakalibing guys. Tsaka parang may tape yung ano nyo. Hello po. Ito naman, lapida na lang ang nasa loob. Wala na yung mismong ano. Abangan nyo rin po kamaster sa ating YouTube channel dito at magpo-post din ako sa ating Facebook page, i-follow nyo po. Yung Musileo ng sikat na vlogger na sila Eman Nimedes at si Lloyd Cadena, pagsasabayin na natin ang vlog yun. Kasi talagang idol na idol ko yun. Alam nyo ba kamaster, bago mamatay si Lloyd, nakasubscribe ako dun. Mga siguro mga 3 years bago siya mamatay. Parang ala subdivision yung mga elevator. Mga bahay, no? Guys, may papakita ko sa inyo yung lalabing-labing. Teka. Ang sweet nila. Teka, wait lang. Pakita ko sa inyo. Magmarites muna tayo. Ayan, no? Kita ba? Ay, naglalabing-labing sila. Ay, ang sweet. Sana all. Hindi ko masyado. Ayun. Ayun, no? Oh, ang sweet. Hindi lang nahuli ng camera, naghahalikan pa. Sana all naghahalikan sa cemetery mga kamaster. Akala ko jogging lang ang ano dito. Pwede palang maghahalikan sa cemetery. Comment below mo. Pupuntahan na natin mga kamaster ang puntod ng sikat na komedyante na tinatawag ni... Pupuntahan na natin ang puntod ni Redford White. Oo. Grabe, idol na idol ko talaga yung. Comment below nga kung idol mo yung si Redford White. Iniyakan mo pa nga ako, diba? Ah! Bakit? Patay ka na! Anong ginawa mo dyan? Napaka honor sa akin nung napupuntahan natin ang mga sikat na artista ng bansa. So, syempre sa laki ng Pilipinas, bihira lang yung ibang makakapunta. At syempre, hindi naman natin masasabi na ganun. Talagang lahat na may opportunity makita ang puntod ng kanilang mga idolo. So, itong makikita nyo na ito, yan, mga Musileo yan, hilera lang yan, mula dun sa entrance. Kung gusto nyo bumisita, kung taga San Jose del Monte kayo, ay papasok kayo dito sa entrance, kakaliwa kayo, and then makikita nyo na agad to. Eh, kanan para, sorry. Ah, meron ditong Musileo yung katabi si Redford White. Na parang karugtong lang ng kanyang Musileo. Ito na, si Redford White. Ang pangalan niya pala talaga ay Cipriano M. Cermeño II. Redford White. Ayan, tignan niyo. Grabe. Tapos, ang ganda. Hello po. Ay, idol. Ay, may kasama siyang babae sa loob. Teka nga, kukunin ko isang kamay. Comment below nga, sino yung, kilala nyo ba yung kasama ni Redford White? Wala kasi nakalagay eh. Ay, parang misis niya ba? Sana po ano ah, correct me if I'm wrong ah kung sino po. Kasi hindi na po ako talagang updated at hindi po ako magaling sa history. Pero may mga nagko-comment dyan na talagang magagaling sila sa mga research. O hindi po ako ganun ka-ano, hindi po ako ganun ka-technical sa YouTube ko. Dahil alam nyo naman po na... Talagang ako'y hindi magaling sa mga ganyan. Kasi yung iba nagmamagaling. At talagang magaling naman sila. Hindi katulad natin. Inaamin naman natin guys. Hindi ko po kilala yung kanyang ano eh. Kung sino yung nandyan. Pero parang I think misis niya siguro yan. Hindi ako nagkakamali. So mapapansin niyo sa loob. Naka tinted blue. Tinted blue. Ayan, hello Redford White. Oh, tinatawag siyang kasi pinanganak siya sa Cebu City noong 1955 mga kamaster. Magbe-birthday na siya ngayong December. So kung ilang taon na siya ngayon, mahina ako sa math, kung buhay pa siya sa kanyang
ibabaw ng ano. So, ito yung kanyang pinakalabas. Pakita ko sa inyo, guys. Bukod sa papayang hinog, charosh. Charosh. Ito yung kanyang... Hala, red, ford, white. Hindi ko alam, sa Bulacan ka pala nakalibing. Eternal Dodoy. Parang may tumatakbo. Eh, syempre may nag-jogging. Charot. Ayan o. May nakalagay dito. A Time Life. November 23, 1994. 3:15:08. O precious time, let it not be wasted in worry. For worry has no sense. Not thinking, oh how to run the world, but the bliss of the senses of each moment of life, then let it be a moment of love. Nakakalungkot, grabe mga kamaster. Yung mga sino pa yung nagpapasaya sa atin, sila pa yung nawawala. Oh my gosh, ito oh. So gawan ko lang ng shot, sandali. Namatay siya, 54 years old na rin naman siya. So kung nabubuhay siya ngayon, 2022, kayo na lang mag-compute. Lagay niyo na lang dyan sa comment section. Kanyang kapartner talaga madalas na si Babalu ay, unfortunately, nung punta tayo ng Loyola, hindi natin nahanap yung kanyang eksaktong lugar. Pero babalik tayo dun mga kamaster dahil pupuntahan naman natin ang puntod doon ni Nida Blanca. So yung total na nagawang pelikula at saka programa sa TV o palabas sa TV nitong si Redford White ay umabot ng 63 mga kamaster. Hindi pa ako pinapanganak nun, pero naririnig-rinig ko lang yung school bukol. Oo, nung 1983 yata. Oh. Mag-apply kang waitress? Bakit ho? Meron na ho ba kayo nakuhang iba? Kasi, ang ganda mong yan eh. Mag-apply ka lang ng waitress. Eh, bakit ho? Anong masama doon? Marangal naman ho itong trabaho ito ah. Pero yung magiging amo mo, di marangal. Kasama niya doon si Tito Vic and Joey. Oo. Marami pa siyang movie eh, kasama si Pia Moran. Oo. May movie sila ni, paano nito? Ni Edo Manzano. I Do, I Die. Oo, ni-research ko na lang din. Good morning, sir. Tinigali na kayo. Tapos na kami. Parang tapos na kayo ng trabaho. Dahil huling araw niyo na ito, maghanap na kayo ng ibang trabaho. Ano? Bakit? Ano? Hihihi mo lang ngayon. Yung acting mo, gandaan mo, ha? Hey! Aba, bagong gimmick yan, ha? Tapos nung 1998, tong tatlong tatay kong pakitong-kitong, oo, yun yung isa sa famous na movie nila, mga kamaster. Kasama dyan si Serena Dalrymple, oo. Tsaka yung matangkad, lagay ko na lang dyan sa screen. Paano nyo makukumbinsi yung bata? Puro kayo sus ginuo. Pareho kayo ungas. Ako ang kakausap. Hoy! Kung ayaw mo umuwi sa inyo, lahat ng pag-uutos namin, susundin mo! Pagluto ka ng almusal! Hugasan mo lahat ang pinggan! Ano? Umuwi ka na sa inyo! Ayoko! December siya na-diagnose ng stage 4 na brain cancer. Tapos 6 months lang, umanaw na siya mga kamaster. Kaya, ang laking kawalan sa industriya talaga ng showbiz na biruin mo sino pa yung mga nagpapasaya sa atin. Sila pa yung nawawala. Naisip ko lang, siguro Bulakenya, yung kanyang asawa or what, hindi ako nagkakamali, yung kasama niyang nakalibing dyan. Gusto niyo din ba? Ay, may hagdan sa taas oh. Tsaka aircon. So, ayan guys, mapapansin niyo sa pinaka ano, may second floor siya, tapos may karugtong siya rito, ewan ko kung kamag-anak nila yan. Tapos, ayan, masasabi kong hindi siya simple, pero talagang bongga. Hindi katulad ng iba ko napuntang mga sikat. Oh my gosh, akala ko jogging lang ang pwedeng gawin sa sementeryo. Pwede din pala maghalikan sa sementeryo. Hindi lang sila na, hindi lang nahuli ng camera yan. Nagtutukaan sila kanina. Tangingin, baka marinig tayo guys. Maraming salamat sa iyong pagtutok hanggang katapusan ng video. Sana huwag mong kalimutang i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe na rin sa ating second channel at i-follow ang ating Facebook page.
ang buhay ay sandali lamang. Kaya dapat mo itong pahalagahan bawat minuto at bawat oras bilang masasayang araw at alisin ang mga negatibo sa buhay. Thank you and God bless you all.